Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. So ngayong araw na to, no, ayan yung setup natin. And then, ayan yung safety breaker natin. Ayan. So, outdoor yung setup natin, no. Ayan. Papakita ko lang guys. Buti na lang may sarili tayong tent, no. Ayan. Ayan yung setup natin, outdoor. Ayan. Dito yung ano, dito yung backdrop natin. So ayan, ayan yung table natin guys. So ayan, titignan natin yung setup natin guys. Ayan, at the same time, ituturo ko sa inyo, no, or magbibigay lang ako ng sample kung paano yung pagkuha ng power, ano, no, power supply sa aking munting DIY safety breaker. Ayan, kung makikita nyo guys. So ayan, I stay tuned lang kayo, no, sa mga Team Basic dyan. Big shoutout po sa inyo. Peace! So ayan yung setup natin guys. Ayan, meron tayong Kevlar wireless microphone. Ayan, MR-250H. Tapos Kevlar mixer. Then laptop, no. Ayan. Tapos DMX512. Ayan. And then, meron tayong top row speaker. So, ito siya. Ito, no, medyo mababa yung pagka, ano natin, yung pagka setup natin, no, kasi nakatent tayo, guys. Ayan. Kapag nakatent, yung speaker, no, nasa loob, so, kailangan ibaba nyo ng konti para hindi, ano, no, hindi kulob or mahigop yung sounds ng mga speaker natin, no. So yan guys, kapag naka-tent yung ano, no, yung tent kasi or lona, so humihigop ng tunog yan, no, ng sounds. Parang umihina yung mga speaker natin kasi nakaharang sa tent, no. So nakaharang sa tent guys, kaya binaba natin. So hindi na siya above head. So hanggang ano ko na siya, no. Yung dito niya, yung pinakababa niya is hanggang baba. Hanggang baba ako, no. So binaba namin ni DJ Bidar kasi noong nakataas kanina to, parang mahina, no. Nagpunta ako banda doon, parang hindi ko na naririnig yung tunog kasi nakaharang nga sa ano, sa lona yung tweeter, no. So yan, medyo binaba ako, guys. Ngayon okay na siya, no. Yan. Setup natin, and then backdrop lights. Ayan. Nandun sila naka-setup. Medyo maliwanag pa kaya hindi gaanong makita, no. And then frontal lights natin nandun. Ayan. So dito naman guys, sa pagkuha ng ano, no, sa pagkuha ng power supply. Ayan. So si DJ Bidar yung kumuha ng power supply, no. Ito yung power supply natin papunta doon. So kung may breaker, no, halimbawa may safety breaker dito. So doon, no, ayun yung safety breaker. So ano kasi sila, no, tawag dito, panel siya, safety box panel. So hindi natin makuha yung pinaka ano niya, no, kasi nakaharang yung cover niya dito. Hindi tayo makakuha ng ano diyan ng power supply. So kaya dito na lang, no. Kasi no choice tayo, guys. Ayan. So tinape na lang natin para safety siya. Ayan. And then papunta doon yung ano natin, yung wire natin sa main table natin, no, sa main booth. Ayan. Nandito. Ito guys.
Ayun yung, so sa mga nagtatanong pala no ng safety breaker natin, yung safety breaker natin is 30 amperes yung amperes niya no. So para kapag nag-trip or nagkaroon ng shortage, so agad-agad siyang ma-disconnect or ma-disable yung power supply natin. And then dito naman guys, ayan. So yung isa diyan, yung isang hindi ko alam kung paano niya inano ni DJ Bidar to no. So yung isa dito is para sa ABR natin, and then yung isa is para sa frontal, and then ito sa backdrop lights no. Ayan. So ito siya guys. Ayun yung ABR natin. And then yung dalawa dyan is yung dalawang speaker no. Yung dalawang speaker natin na Tapro. So speaker lang yung ano dyan guys no. Speaker lang yung nakakonect dyan sa ABR natin. Kasi hindi pwedeng bumaba sa 220 volts no. Yung speaker natin. Kapag bumaba na yung power supply natin sa 220 volts. Medyo magpuputol-putol siya no. Or ihina yung speaker no. So yung mga lights. Yung mga lights na natin na ano, so pwede naman yan kahit 110 or 220 yung voltage ng ating power, kasi ano naman yan no, adjustable naman sila, automatic naman na nag-a-adjust no. So pwedeng-pwede naman guys, pero kapag mahina, alimbawa 110 din yung power supply sa mga backdrop lights or frontal lights, so makita mo naman na mahina yung bugan ng ilaw nila no. So yan pero pwede naman sila kahit 110 or 220 yung power, pwedeng-pwede naman. So malalaman niyo yun guys no, kapag halimbawa yung LP001 sinaksak nyo sa 110, hindi gagana yung blower niya no. Wala siyang blower noon yung mga LP001 or mga frontal lights. Hindi gagana yung blower nila guys kapag 110 yung power supply nyo no. Pero yung ilaw, yung mga power led naman is iilaw no. Pero yung blower niya hindi siya gagana no, kasi naka 220 volts yung blower nila no. Pero yung mga ilaw nila mismo, yung mga led nila is iilaw no. Hindi mo maano yun no. Kung hindi mo titignan yung mismong actual ng 220 tsaka 110, hindi mo malalaman na 110 pala yung ano nyo no, yung power supply nyo kung wala kayong tester or voltage regulator. So yan guys, ayan yung setup natin. Yan. So yan guys, medyo naka harap ng konti sa side yung ating mga speaker, kasi nasa side yung mga ano natin no, yung mga guests natin, dahil nga naka-tent tayo. Ayan. So para ano rin no, para maano rin yung sounds, medyo kalat din kasi malawak yung ano natin guys. Malawak yung venue natin. So dito ko pala tinry yung ano no, dito ko tinry dati yung ACLX20 na power speaker, ay power amplifier no. So kung napanood nyo guys, dati nandun tayo no. Nandun yung mga ano natin, mga speaker natin, tapos hanggang doon ako no. Pero ayos na ayos pa rin yung bass. Yan, yan yung setup natin guys. So maya-maya mag-start na tayo. Halos tapos na kami mag-setup, maya't maya siguro mga 5 PM. So nasa alas 4 na tayo no. 5 PM, okay na tayo niyan. So yan. So yan guys no, importante na meron kayong safety breaker no, kasi para kung may mag shortage man or magkaroon ng problema sa mga wiring, so at least kahit pa paano mamamatay yung
power supply natin, no. Example nito, guys, ayan. Nasunog siya, no. Papakita ko lang, ayan. Nasunog yung wiring. Ayan, no. Nasunog. Medyo madilim dito, guys, no. Ito siya, nasunog, no. Kasi dumikit. Ito, dumikit yung ano, guys, no. Dumikit yung wire doon sa mga name standy. Buti na lang, no, may mga safety may safety breaker tayo. Hindi umabot dito sa table natin, no, yung ano, yung shortage. So agad na matay, no. Yan. Ito yung nasunog. Ayan, guys, kung makikita nyo. Yan. Ayan, no. Nasunog yung wire natin. So ipapakita ko kung saan galing ito, no. Yan, no. Sunog talaga, as in sunog, guys. Ayan, no. So dito galing, oh. Diyan galing, ito natanggal yung isang wire, and then dumikit dito, no. Tapos nasunog, umusok. Hindi agad na bunot yung saksakan, no. So kaya ganito yung nangyari, and then so napalitan na namin. Hindi namin napansin na may nakadikit pala dito, no. So yan. Kaya yan, ito napalitan ng bagong wire yung mga wire, no. So yan. So buti na lang agad bumaba yung safety breaker natin, so hindi na umabot sa mga ilaw. Hindi na umabot sa mga ilaw at saka dun sa table natin, no, yung ano, yung pag-init ng mga wiring. Yan yung setup natin, guys. So yan, guys, no, I hope po nagkaroon kayo ng idea about sa setup natin ngayon, and then na-aware kayo, no, about sa ating safety breaker. Tapos yun, guys, no, sa mga nagme-message or nagpi-PM sa akin, sa mga hindi pa nare-replyan, so kapag nagka-time, no, medyo busy lang ngayon. So yan, nandito ako ngayon, no, si DJ Bidar. Muna yung bahala doon, at saka yung mga si Mrs. So sila muna yung nasa DJ booth, no. Kasi nagpapahinga ako. 5 straight event yung event namin yan. Magmula ngayon hanggang sa 17. So kaya nag-ano ako ng lakas, no. Nag-ipon ako ng lakas para umabot tayo hanggang sa 17. So walang tulugan to, guys. So yan, no, I hope bumalik na talaga yung mga events natin para tuloy-tuloy na yung ano natin, no, pagbawi natin galing sa pandemic. So yan, maraming salamat sa panonood. See you in the next vlog, guys. So abangan nyo pa yung mga vlog natin. Magbibigay ako ng mas marami pang tips sa mga beginners dyan. So ako, guys, no, gusto ko lang talaga is makatulong sa mga beginners na gustong mag-start or magtayo ng sarili nilang business sa event industry. So yan, kahit papano, no, kasi nung ako yung nag-start pa lang, so ano lang talaga, no, self-study lang, sariling experience kung paano yung pagdi-DJ,
So although not kada event, no, tinuturuan ko yung sarili ko kung paano i-improve pa yung services namin, kung ano yung services ko, kung paano pa yung kailangan talagang i-improve, kailangan yung kung ano pa yung kailangan tutukan. So yan, at least kahit papaano, no, nishishare ko yung knowledge ko or yung experience ko sa inyo, kung ano yung mga naging problem, troubleshooting. So yan, no. And then, ayan guys, sa mga nag-i-start pa lang din, sa mga beginners, so kung may mga katanungan kayo about sa mga hindi nyo pa alam na setup, so baka may mga ano pa tayo, no, may mga vlog na tayo na na-uploads. So paki-check nyo na lang, no, kung ano pa yung mga hindi nyo alam. So at least kahit papaano, no, kung hindi ko kayo ma-replyan sa mga messages nyo, so at least meron na kayong video guide, no, sa mga ano natin, sa mga tutorials or mga videos natin. So yun guys, salamat sa panonood. I hope po mas dumami pa yung makapanood ng mga videos natin, para at least kahit paano ma-motivate sila kung paano mag-start, paano mag-market ng mga mga lights and sounds business. So yun guys, ako nung una, no, medyo mahirap talaga kapag una. So, pero kapag marami ka ng naging events or marami ka ng mga naging client, so ano yan, yung repeat client, recommendation, dapat ganun yung ano yun guys, no, yung kuhanin nyo yung uulit at uulit yung mga clients nyo, no, hindi yung nakakuha ka ng isang client, so hayaan mo na lang, no, na masira ka or magka problema ka dun sa client. So dapat kapag nagkaroon ka ng client, isipin mo is bumalik yung client, no, mag-repeat client siya, hindi yung okay lang na naging nagkaroon ka ng event ngayon sa kanya, tapos sa next event nila, so kahit hindi ka nakunin, no. So dapat hindi ganun guys, no, dapat kapag naging client mo siya, so kailangan bumalik at babalik sa inyo yung mga nagiging client nyo, no. Doon pumapasok yung good service tsaka attitude. Yan guys, dapat i-maintain nyo yan, i-maintain nyo, no. So ito lang yung kailangan yung i-maintain guys, performance, attitude tsaka attendance, no. Sa attendance is yung dapat hindi ka nalilate sa mga ano, no, dapat ahead of time, kailangan nasa venue or nasa location ka na ng event, no, 2 hours before, 1 hour before, so dapat nandun ka na, no, para at least kung may mga katanungan man sila or mga program na kailangan ayusin, so maayos at maayos nyo, no, hindi yung pagkatapos nyo mag-setup or marami ng mga tao doon ka palang nagsisetup, no, mas mahirap yun guys, yung naghahabol ng oras. Dapat lagi kang on time sa call time, no. And then sa performance naman, so kailangan dapat ano yun yung performance nyo, no, pagdating sa pagkikipag-usap sa mga client. So dapat hindi ka bastos, laging ano, no, laging professional yung pagkikipag-usap mo sa mga client, tsaka hindi ka ano, no, hindi ka parang mayabang or medyo maangas. So dapat sakto lang guys, maging humble lang tayo, para at least meron at meron na makakakita sa atin, no, na makaka-appreciate ng mga performance natin. Yun, and then sa ano naman, sa performance din tsaka sa setup, no, so kailangan dapat lagi nyong galingan, ayusin nyo lagi yung mga setup nyo, para at least kapag may na-post kayo sa social media, sa Facebook, lalong-lalo na sa Facebook, no, so makita nila maganda yung mga setup mo, maganda yung mga lighting mo. So yun,
maraming magtatanong kung sino yung lights and sounds, sino ba yung nag-DJ or sino yung nag-setup ng mga lighting. So yung ganun bagay guys, no, lalo na kapag pinopost mo sa Facebook, so maraming nakakakita, no, lalong-lalo na maraming sa mga, mostly sa mga Pinoy is maraming gumagamit ng Facebook, no. So yan lang po, yan lamang po yung tips natin for today. So yan, no, medyo nakukulog na ako dito sa sasakyan. So yan, no, maraming salamat sa panonood. I hope po nagkaroon kayo ng idea or na nakatulong na naman yung video na to para sa inyo, sa mga beginners, sa mga newbie. Salamat sa panonood. See you in the next vlog, guys. Peace!